tanggalin na natin. Ang higpit best. Yan, good day na naman sa ating lahat, mga paps, mga mams. Ano bang meron? O, wala lang, mag-change oil lang ako. Kaya yun, samahan nyo ako mag-change oil. Wala nang salita-salita, intro na agad. So yun, mga paps. Bago tayo mag-change oil, syempre, kailangan natin ang gamit. So, ito. One set na socket wrench ba yan? Diba? So, yan. One set yan. Tapos, ito pa. One set din na gamit. Although, ang gagamit lang natin talaga is for 14mm. Ito lang, 14mm lang ang ating gagamitin. Pero nilabas ko yan kasi shoutouts kay Ninong Bong Bautista sa pag-i-sponsor sa lahat ng gamit ko. Thank you. Tsaka isa pang kailangan natin ay tabo. Pagpapalitan ng change oil yan, mga paps, sa ilalim yan. Yan. Siyempre, ang ating langis, hindi tayo makakapag-change oil kapag walang langis. Ano ba yan? Ang aking langis ay yan. Zeek M940 10W40 fully synthetic is 800ml siya. Yan. So ito yung gamit ko. Pinakita ko siya. Walang sponsor, ha? Baka naman, Zik. Joke lang. So, yon. Mag-start na tayong mag-change oil. Ngayon, mga paps. Sa totoo lang, sa napakadali lang naman mag-change oil. Sa totoo lang, itatanggalin mo lang yung tornilyo sa ilalim at yun, lalabas na yung change oil. Pero, advice ko sa inyo, bago nyo gagawin mag-change oil, lagi nyong panatilihin na malamig ang makina para iwas pulustrid ng tornilyo. At lagi nyong pakatandaan kapag magtatanggal kayo ng tornilyo is laging counterclockwise. So, yun lang yung advice ko bago ko tanggalin yung tornilyo. Ngayon naman, sa pagtanggal ng tornilyo sa ilalim, kailangan natin ng socket, ano, socket wrench pang tawag ito, ewan ko. Ito, 14mm ang gagamitin natin sa ilalim at gagamitin natin ito. So, para mas para hindi iwas loose thread yung ating ano gamit, ito yung gagamitin natin. Kasi mas madaling tanggalin, mas madali din higpit. Tatanggalin natin yung tornilyo na sa gitna ng tornilyo. Okay, so tanggalin natin. Ang higpit best. Tapos itapat na natin yung tinda. Dahil natanggal na natin yan, bago natin tanggalin yung tornilyo, dapat itapat natin yung tinda. Okay. Ay, timba. Tangin na, tabo. Yun. So, lagi nating tatandaan na dapat ubusin talaga natin yung change oil sa ilalim bago natin palitan. Para kahit paano, malinis-linis. Ito ah, sasabihin ko lang nga, itong pag-change oil ko kasi sa motor ko, hindi ko sinusunod yun sa manual. Ang lagi kong ginagawa, every 2 months ko siyang pinapalitan. Or minsan, wala pang 2 buwan, pinapalitan ko na. O minsan, pinakamatagal ko yun 2.5 months. Ganon talaga ako paano. Kaarte mag-change oil. So ito, tignan ninyo. Yan. Malino pa siya actually, pero gusto ko ng palitan para safe yung makina natin. Mga paps, kung nagtataka pala kayo kung bakit ako hindi ako nagpalit ng oil filter, pahabol ko lang salita. Kasi ano, kaya hindi ako nagpalit ng oil filter. Kasi nung dalas kong change oil, nagpalit ako ng oil filter. Kasi para sa akin, magpapalit na lang ako ng oil filter. Parang yung change oil na yun, ginagamit ko siya ng 2 beses ako mag-change oil at saka ako magpapalit ng isang oil filter. Siyempre, kahit paano, malinis pa naman yan actually. Tapos, hindi pa naman inabutan ng 5 months. So, basta, malinis pa yan. Malinis pa yan kaya hindi pa ako nagpalit ng change oil. So, ganun. Maaksayaman yung maintenance ko sa aking motorcycle. Pero, gusto ko lang ng safe kahit paano. So, yun. Update ko lang kayo, mga paps. Comment na lang kayo kung ano yung ano, suggestion nyo para sa akin. At alam kong mas maganda. Yun, gawin natin ang paraan at gagawin ko lang yung sabihin. So yun. 2,000 years later. Tapos na natin na i-drain yung langis natin galing sa ating motorcycle.
Tapos nahigpitan ko na rin yung tornilyo sa ilalim. So ready na natin ikarga tong oil na to, itong Zeke na to. Itong case oil na Zeke na walang sponsor. Joke lang. Yung langis natin, tapos na natin maikarga. At remind ko lang po, bago natin i-start yung motorcycle natin, i-kick ang ating motorcycle ng 10 beses pataas. Dapat 10 beses pataas, i-kick natin siya para ma-circulate yung langis sa makina natin. Okay?